mengapa nangyayari sa buhay ni Sisa. Aslem, Filipino 9, Week 7. Inaasahan? May paliliwanag ang mga kaisipang nakapaloob sa aralin, gaya ng pamamalakad ng pamahalaan, paniniwala sa Diyos, kalupitan sa kapwa, kayamanan, kahirapan, at iba pa. Naihahambing ang mga katangian ng isang ina noon at sa kasalukuyan batay sa napanood na dulang pantelebisyon o pampelikula at naipaliliwanag ang kaalagaan ng pagtupad sa tungkulin ng isang ina. Unang pagsubok. Bago ka mag-umpisa ng aralin, isagawa ang mga gawain upang masukat ang iyong dating kaalaman. Lagyan ng puso ang patlang kung ang pangungusap ay nagpapaliwanag at araw kung nagahambing. Puna ng letra ang mga kahon upang mabuo ang mga tinutukoy ng bawat bilang. Balik tanaw. Bago ka magpatuloy, balik-aralan mo ang mga kasanayang natutuan mo na. Puna ng concept map ng mga kaugaliang Asyano na nabanggit sa mga binasang kabanata ng nobelang Noli Metangere. Gawain A. Basahin ang buod ng ilang piling kabanata na nagpapakita ng mahalagang pangyayari sa buhay ni Sisa. Ang mahalagang pangyayari sa buhay ni Sisa. Sa araling ito ay makikilala mo si Sisa ng nobelang Noli Metangere. Inilalarawan bilang isang ulirang ina na patuloy na nagmamahal sa pamilya nang walang inihinging kapalit at walang kondisyon. Kabanata 15, ang mga sakristan. Nais nang umuwi ni Crispin at Basilio sa kanilang tahanan. Lalo na't ibinalita sa kanila ni Filosofo Tasio na naganda ang kanilang inang si Sisa ng hapunang pangkura. Ngunit patuloy pa rin silang nagtatrabaho sa simbahan. Napagbintangan si Crispin na nagnakaw, kaya't nagalit ito at ipinagdasal na magkasakit ang mga prile. Naisip ng bata na kung alam lang sana ng kanilang ina ang kanilang sinasapit na kalupitan, ay hindi ito makapapayag. Pinagbabayad sila ng 2 onsa ng katumbas ay 22 piso. Mabigat itong bayaran dahil sumasahod lang sila ng 20 piso sa isang buwan. Bakas ang pag-aalala ni Basilio dahil baka ikagalit ng ina kapag nalaman niya ang nangyari. Tiwala naman si Crispin na hindi kaagad maniniwala ang kanilang ina sa bintang, lalo na kung ipakikita ng batang sakristan ang maraming latay na naiwan ng palo ng kura. Habang nag-uusap ang magkapatid, dumating ang sakristan mayor na galit dahil sa maling pagpapatugtog ng kampana ng simbahan. Makikiusap sana si Basilio na pauwiin na sila ng mas maaga, ngunit biglang kinaladkad pababa ng sakristan mayor si Crispin. Walang magawa si Basilio habang naririnig ang pagpalahaw ng kapatid dahil sa pagmamalupit at pananakit ng sakristan mayor. Kabanata 16, si Sisa.
Si Sisa ang mapagmahal na ina ni na Crispin at Basilio. Sa kasawiang palad, mahirap ang kanilang pamumuhay. Naninirahan lamang sila sa isang maliit na dampa sa labang bayan. Idagdag pa ang irresponsable, sugarol at walang pakialam sa buhay na asawa. Martir si Sisa. Dahil sa kabila ng pananakit, patuloy pa rin niyang sinasamba ang asawa. Sabik na sabik siyang makita ang kanyang dalawang anak. Naganda siya ng tuyong tawilis at kamatis na hilig ni Crispin at tapang baboy ramo at hita ng patong bundok naman para kay Basilio. Ngunit dahil sa nangyari sa simbahan, hindi makauuwi ang magkapatid upang makapagsalo-salo ng masaganang hain ng kanilang ina. Sakali mang dumating ay hindi na nila matitikman dahil inubos na ng walang puso nilang ang na pagkatapos ay umalis hawak ang panabong na manok. Naiwang masama ang loob ni Sisa. Napilitan na lamang siyang magluto ng kanin at mag-ihaw ng tuyo para sa mga anak. Ngunit lumipas ang ilang oras ay dumating si Basilio ng mag-isa habang isinisigaw ang pangalan ng ina. Kabanata 17, si Basilio. Lubos ang pagkagulat at pag-aalala ni Sisa nang dumating si Basilio na may sugat sa noo mula sa daplis ng bala ng mga gwardiya sibil. Isinilaysay ni Basilio sa kanyang ina ang nangyari pati na rin ang pagbibintang ng pagnanakaw ni Crispin. Nawalan si Basilio ng ganang kumain nang tumating ang ama. Sinabi niya kay Sisa na nais niyang mawala sa buhay nila ang ama. Bagay na kinalungkot ng ina, nais pa rin ni Sisang mabuo ang kanyang pamilya. Kabanata 18, nagdurusang mga kaluluwa. Dala ang mga sariwang gulay na pinitas mula sa kanyang halamanan, pumunta si Sisa sa kumbento upang makita ang anak na si Crispin. Dumiretso siya sa kusina ng kumbento na buo ang pag-asa na marinig ang tinig ng kanyang bunsong anak. Nakiusap siya sa tagaluto kung maaaring makausap ang kura. Ngunit sinabi nitong ang sakit ang kanyang sadya. Itinanong naman niya kung nasaan ang kanyang anak na si Crispin. Nagulantang siya sa narinig na tumakas ang anak pagkatapos nitong makapagnakaw ng 2 onsa. Kaya tinaasang ang mga gwardiya sibil ay nasa kanilang dampana upang dakpin ang kanyang mga anak. Nangatal si Sisa. Tinakpan ang kanyang tainga dahil sa paratang ng tagaluto na walang naiturong maganda sa anak dahil nagmana ito sa ama. Kabanata 21, ang kasaysayan ng isang ina. Ipinakita sa kabanatang ito ang pagiging marupok at mahina ni Sisa pagdating sa kapamakan ng kanyang mga anak. Pagdating niya sa kanilang dampa ay naabutan niya ang mga gwardiya sibil. Dahil hindi nakita ang kanyang mga anak, pati ang ninakaw di umani nito, pinilit siyang isama ng mga gwardiya sibil upang makaharap ang kura. Ikinulong siya ng 2 oras sa kwartel na nanlilimahid at magulo na ang buhok. Sa kanyang pag-uwi, paulit-ulit niyang hinahanap sa bawat sulok ng kanilang tahanan ang kanyang mga anak. Nang makita niya ang dugo ang damit ni Basilio, lalong tumindi ang takot at nerbiyos ni Sisa. Dahil sa nangyari, tuluyan nang tinakasan ng kanyang katinoan ang kawawang si Sisa. Dahil naawa ang alperes, inuutos niyang palayain na si Sisa. Tuliro at paulit-ulit na binibigkas ni Sisa ang pangalan ni na Crispin at Basilio nang lumabas sa kwartel. Kabanata 39, Doña Consolacion. Nainis si Doña Consolacion nang marinig ang pag-awit ni Sisa mula sa kwartel. Inutusan niyang umawit si Sisa sa wikang Kastila, ngunit hindi siya nito sinunod. Sa galit ng Doña, kinuha niya ang latigo ng asawa at iniampas kay Sisa. Inutusan niyang umawit at sumayaw si Sisa, at kapag hindi ito sumunod, ay latay ang inabot ng kawawang ina ni Basilio at Crispin. Nahubaran pa si Sisa dahil sa pagmamulupit ng Doña. Kabanata 63, Noche Buena.
hindi natagpuan ni Basilio sa kanilang dampa ang kanyang ina na makarating siya sa San Diego. Nakita niya ang ina sa bahay ng Alperes na umaawit ng walang katuturan. Nagtatakbo ang ina nang makakita ng tanod. Hinabol niya ang ina, ngunit binato siya ng isang alilang babaeng nasa daan. Hindi na niya ito inalintana. Tanging nais niya ay maabutan ng ina. Nakarating sila sa gubat. Pumasok si Sisa sa pintuan ng libingan ng matandang Kastila. Hindi na makilala si Basilio ng kanyang ina. Nawalan ito ng malay, maging ang binata ay nawalan din ng malay. Dahil sa sugat na tinamo nito. Nang magising si Basilio, wala nang buhay ang kanyang ina. Sulat sa talahan na yan ang paliwanag sa kaisipang nakapaloob sa mga sumusunod na pangyayari sa buhay ni Sisa sa nobela. Manood ng isang dulang pantelebisyon o pelikula na ang pangunahing tauhan ay isang ina. Subukang pagambingin ang katangian ng mga ina noon at sa kasalukuyan batay sa pinanood gamit ang graphic organizer. Pag-alam sa mga natutuhan. Suriin ang iyong mga natutuhan sa tulong ng mga sumusunod na gawain. Isulat ang mga pangyayari na nagpapakita ng kaisipan ng binasang akda batay sa pamamalakad ng pamahalaan, paniniwala sa Diyos, kahirapan at kalupitan sa kapwa. Magsagawa ng isang interview sa kaibigan, kamag-aral o kasama sa tahanan. Talakayin ang pagkakaiba at pagkakatulad ng katangian ng mga ina noon at ngayon batay sa kanilang karanasan at ang kahalagahan ng kanilang tungkulin sa lipunan. Ilista ang mga katangian ito sa kahon. Pangwakas na pagsusulit. Ngayong naunawaan mo na ang aralin, oras na para sukatin ang iyong natutuhan. Bilugan ang titik ng tamang sagot. Salamat klase sa inyong muling pagtutok at pakikinig sa ating aralin sa Filipino Siyam. Hanggang sa muli!